Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDD, ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan naman natin ngayon or pag-chismisa natin, ito daw pong kapatid ni Alice Guo na nagsalita na at nagkwento pa. Grabe, fluent din po sa Tagalog. Magandang araw po sa inyo dyan, Jocelyn Aoyama ng Japan. Okay, ngayon, ito ho. Pakinggan niyo muna. No, wala. Kapatid ni Alice ko, namir ng bamban. Bo sure ay li zuo ta jie jie. Buha marunong mag-Chinese, ha? Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Hindi raw Filipino? Kami sa isang maliit na kubo sa Kuichou, China. Na, nagsalita na ang babaeng kapatid ng controversial mayor ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Guo, na kinilalang si Shell Aliel Guo. At ito ang kanyang nakakaparindig balahibo na revelasyon na tiyak na ikakagulat niyo. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video nito. Sa pagdinig, ginusisa ng mga senador ang mga detalye sa birth certificate ni Mayor Alice. Sa pagbusisi kasi ng mga senador, na-discovering may dalawa pa siyang kapatid sa amang si Angelito Guo at inang si Amelia Lial. Natanong tuloy kung bakit ngayon na ito inamin ng alkalde, katwira naman ng alkalde, na ayaw lang umarin niya madamay pa ang kanyang mga kapatid. Dito lalong na-intriga ang mga senador sa birth... Ito na nga po, atin nga pong iimbestigahan itong sinasabi na kapatid po ni Alice Guo. Okay? Kasi nakita ko, marami ho ang mga naniwala. Meron pa akong nakita na isang channel na more than 100,000 ng views kumpara doon sa original pa. Diba? O ngayon, eto naman ho. Pakinggan nyo. Certificate kasi nila ng mga sinasabing kapatid ni Mayor Alice na kasaad sa papel na kasalan kanilang mga magulang. Taliwa sa unang pahayag ng alkalde, daanak siya sa labas ng kasambahay ng kanyang ama, ang ginanay hindi na niya nakita paglaki. Pero ang nakapagtataka, magkakaiba ang nakarehistong petsa na kasal ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga hindi nagtutugma ng mga sagot ni Mayor Alice Guo, lalong lumakas ang inala ng mga senador, tingi nila na posibleng hindi talaga totoo ang mga sinasabing mga magulang ng alkalde. Matatanda ang una na sinabi ni Mayor Alice na ang kanyang tatay mismo ang nagparehistro sa birth certificate niya. Yun, so tatay niya yung nagparehistro. Okay, yan pa, no? Pogi pa lang tatay niya rin, ano? Pero mismo ang naglagay sa mga personal na detalye ni Mayor Alice Guo. Pero base sa fact-finding ng Philippine Statistics Authority, walang birth o kahit marriage record ang mga di umani magdulang ng alkalde. Yun ang kapansin-pansin dun kasi, di ba? Medyo sa tatay niya siguro maintindihan ko kasi nga Chinese ito eh. Di ba? Ang nakakaano lang rito ay papaanong nakapag-request sila na mga birth certificates, magkakaiba yung mga detalye. Diba? Tapos nilagay doon, married yung magulang, hindi naman po, bukhang walang attachment na pagpapatunay na yung mga magulang ay kinasal. Diba? So, ibig sabihin, yung local civil registrar nila ay mukha pong naging claro emrecto avenue. At yung mga yan dapat ding ipatawag. Diba? Kung meron pag nabubuhay na mula nung 17 years old si Alice at kung saan na irehistro yung kanyang birth certificate. Diba? Dapat mapatawag yung mga yan. Kala ngayong araw, nagsalita na ang kapatid ni Mayor Alice Guo na si Sheila Lial Guo na idinaan niya sa isang kilalang social media personality upang... Ayan. Ang sabi rito sa kwento, nagsalita daw, pero kumbaga parang siguro yata sumanib sa isang social media personality. And that what makes it fake po. Okay? Kasi isipin mo, kung marunong ka namang magsalita ng Tagalog, di ba? Ipinatatawag din naman sila sa Senado. Bakit mangyayari na gagamit ka pa ng isang social media personality? Okay? So, tuloy muna natin ito. Ang ikwento, ang tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuorin. Ako nga pala ang kapatid ni Alice Guo na mayor ng Bamban. O siya ay dito at jeje. Malamang kilala niyo siya. At sa tingin ko ay mas maigi kung magbibigay ako ng ginaw kung sino ba talaga siya. At dito ang storya niyan. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuichou, China. Pareho silang lumaki sa kubo. Anak lang baka.
Ang Quito ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa ito. Okay, so nakita ninyo, nilagay ko na dyan itong video courtesy by, okay? Kasi po, pakita ko muna sa inyo to. Okay, hold on one sec. Okay, ito na. Ayan, so minakita ako, ito yung sinasabi ko, 136,000 views, okay, 7 hours ago. Hindi talaga sa Pilipinas pagka fake news, no? Pinapatok, ano, tumapatok pa. Ito po ay ang sabi rito, 40C Book of Bad Ideas. Ito pong babaeng ito ay Filipina. Okay, yan. Ito hong pinapakinggan nating video ngayon, ito po ay katha ni PH Showbiz Update. Yan. Parang kanino ba to? Kay Kibuloy ba itong channel na to? Meron silang ganun eh, na may PH-PH din eh. Okay, siya po yan. Talagang nasa social media po yung babaeng ito. Familiar nga agad sa akin eh, kagabi pa. Nakalimutan ko lang, di ba tinalaki ni Takero, na napansin ko etong mukha. Saka to sabi ko, nako. Nakalimutan ko lang kung ano pangalan talaga nito eh. So nag-investigate po tayo. And it so happened, nakalagay ang Book of Bad Ideas. So pinuntahan natin, ang ito yung page po ni PH Showbiz Update. Yan, thank you. Nagamit yung video nyo. Yan, ito po. Ganda, no? Medyo chinita rin. Ito po yung YouTube page. Bago pa lamang po. Book of Bad Ideas. Okay, ayan siya. Chinese din. Alright, o ayan. What if espiya ka ng China? Ito po yung original na title. What if espiya ka ng China? Piliin mo ang Pilipinas, a spy story. Okay? Yun ang sabi dyan. O, may yan. Okay, so yan po yung page na yon. Okay, tuloy na natin ito. So, alam nyo na ito po ay kathang isip lamang. Pikoy. Tama po kayo, nagsabi kanina na baka pikoy story lang din ito. Yes po, pikoy story po. Pero pakinggan nyo yung ano ah, yung mga, dito may kita nyo rin ibang mga pruweba na, ano, na tawag dyan, lalo ho itong kathang isip lamang. Hindi kasi sinabi nito pong si, ano, si PH Update, Showbiz Update, hindi niya sinabi. Sinabi niya ay nagsalita na at ipinadaan sa isang social media influencer. China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung mayroong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiscard ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga poko. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Okay. Ang pogo, di ba, kailan lang naman. Eh, wala namang pogo doon sa China, bawal nga. Okay, so isang pruweba na mali nga po yung story. Hindi pa kaya nakafollow sa amin. Follow Hanapper Updated ka sa mga bagong stories tulad nito. O nga, no? Mag-subscribe po kayo daw. In 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tension sa West Philippine Sea, sabi ng gobyerno, what if pagtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas, pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad, aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala. Okay. Nagpapasubscribe pa. Sorry. Diba? So tinutugma ito sa story naman na kinoconnect dun sa pogo, tapos espiya, 'di ba? Kailan lang yung China Insider naglabas din ng kanilang investigation dito. So sinasabi na
ang tatay ni Alice ay may connection daw po sa ano, sa CPP, Chinese Communist Party spy front ng nakabase na tayo sa Hong Kong. Yan ang sinasabi. So dito medyo kumukonekta sila ng konti para hindi ho magmukhang nalalayo. But then again, tingin ko ito, ginawa naman po itong itong konsepto na to ng may-ari ng page ng Book of Bad Ideas. Ay, kaya nga po, what if, di ba? What if, just for fun. Okay? Kaya lang, itong isang pilya na PH Showbiz Update Eklabo, eh, nagkaroon ng mali siya dahil hindi niya sinabi na this is just for fun. Wala nang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa Pogo Hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kahayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang binolunteer. At dito nagsimula. Ewan ko ba sa tatay namin at kami ang binolunteer? Ang training namin ni Ate Alice, sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay Ate. 2 years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin niyo din sa hearing, may... O kaya pala, ano, yung nagsasabi na yung boses, eh, diff, dayan fake yung ganun. Ina-edit ko lang po yung boses para hindi po tayo mandali ng copyright. Okay? Sa CapCut po yan, may ganyang edit. Yan. Pero real voice po talaga. Pwede nyo puntahan yung page nung, ano, ma'am, ay yung channel nitong nagsasalita. Yung, tawag dito, page ng Book of Bad Ideas. And yung kanyang boses mismo, maganda naman ang boses niya. Okay? So tuloy lang natin ito. This is just for fun. Kaya ito ginawa nila. Kaya lang, mali lang yung ginawa nung isa ni PH Eklabo. At sinabi na ito po ay nagsalita sa pamamag-idinaan sa pamamagitan ng isang social media influencer. Mario Joseph. Punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Mandarin, Mandarin. Hindi po Mandarin ang salita ni Alice. Sabi niya ay Hokkien. At hindi po yan maitatago. Sapagkat tama po si Barca Joyce na ako napanood ko rin yun na fluent po siya sa Chinese language. Katulad yung kinukwento ko sa inyo na asawa ng aking pinsan at yung mga pamangkin ko. Sa 6 ng mga anak nila ay kalahati po doon ay fluent sa Chinese. Kalahati naman ay hindi. Importante sa kanila kasi yung fluent. Wala akong question doon kung fluent o hindi eh. Pero dito pa lang, sinasabi niya na Mandarin daw salita nila. And then all of a sudden, naging Hokkien. Itong salita ni, ano, ni Mayor Alice. Dito pa lang, may mali na. Hearing okay ang backstory namin ni Ate Alice, wala masyadong explanation sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, huwag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Uy, grabe yun. Oh. Madali rin tayong mauto. Pero lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila pinano na maging mayor si Ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo, para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya sa voter at nakapasa din sa community checking as a mayor candidate. Pahalain mo yun, pero lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si Ate bilang mayor, nakapagpagawa siya ng malaking Pogo site, at pati ang mga Pogo workers ay ginawan din nila ng backing passport at birth certificate. Marami rin natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila, in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun na lang, na-read ang Pogo site na ito at na-trace kay Ate. Magaling din si Ate Alice at nalubusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang, nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ang Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si Ate, nasa farm lumaki at anak ng katulong, kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Yun na nga eh, di ba? Mahilig ang mga Pilipino sa ganyang story. Kaya, mukhang ganun yung ginawa na kwento para kay Alice. Sabi nga ni Agosto, Sir JDB, opinion ko lang po, hindi po Filipina si Alice Guo. Dahil kung sa Pilipinas siya ipinanganak at lumaki siya, hindi sana siya nabubulol magsalita ng Tagalog. Malaki na siya noong nagpunta ng Pilipinas. Mukhang yan nga rin po ang hinala namin. Malaki na siya. Kasi ganito yan eh.
Alam niyo nung ako ay nag-aaral ng salitang Ingles, at least ang Espanyol, no, nung may Spanish ako sa college, may, kung ano yung letra, yung bigkas, yung ano, kung ano yung bye-bye, yun din po ang bigkas. Ang English, iba. So, lalo na yung ni PH. So, yung mga Amerikano, yung mga Filipino na pinanganak, yung mga native speaker ng English, hindi po nila kailangang ibuka ng todo ang kanilang bibig pag nagsasalita. Because their muscles sa kanilang bibig, they are used to it. Okay? Kami, katulad ko, one of my problems sa pronunciation ay yung TH. So, I have to do this. Diba? The. Para ma-produce ko yung TH sound. Or else, T as in tipaklong ang napoproduce ko. Napansin ko yan kay Alice pag nagsasalita siya ng merong letter R. Gumaganon pa. Diba? Gumaganon. Medyo pa, nahihirapan siya sa kanyang pagbigkas. Pero para makuha niya ng buong buo, kailangan niyang ibuka yung kanyang bibig, gamitin ang kanyang dila. E yan ay importante para ma-pronounce mo ng tama at makuha mo ang tamang accent. Dahil ang accent ay nakasalalay sa correct pronunciation ng mga salita. Diba? Kaya nga sabi ko, nung nagkaroon ng pangalawang hearing, lalo ho ako rin nadagdaga ng mga tanong. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talagang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, kamote talaga ang Pilipinas. Nagustuhan na daw niya ang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Baka susunod namang video nito ay nagaganon-ganon. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Hindi ko na rin alam kung ano nangyari. Kung sinabi niya ba o hindi. Hindi ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siya hindi nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas. Nakita, piliin mo ang Pilipinas. Ayan, buhay niya naman talaga. Oh. Okay, so ayan ha, maliwanag po. Ano, ininvestigahan natin. At ito po ay kwentong tawag dito, imbento lamang. Okay. Pero alam niyo para sa akin, ano to eh, wala akong issue dito sa page na ito. To be honest with you. I really appreciate this tong kwento nila kasi nandun yung mga hint na magpapakita talaga ng ito po ay just for fun, katulad ng title, piliin mo ang Pilipinas. A spy story, what if espiya ka ng China? Diba? Nandyan. Tapos yung salita is Mandarin. Eh yung salita naman po ni Ali, sabi nga niya, ay Fukien. At yan po ay hindi maitatanggi. Yan ay salita po ng Taiwan. Yan nga, Fukien. No. Fluent na fluent pa mag-Tagalog, diba? Ito ho kasi ang salarin dyan. Ito si PH Showbiz Update. Ito nga, tignan nyo na lang ha. Mayor Alice Guo umiyak sa loob ng Senado. Boyfriend ni Mayor Alice Guo lumutang na. Ano, na salvage? Napatay ba? Diba? Di naman eh. Pinanood ko yung video na to, pati yung apat na oras ng Senado. Wala pong boyfriend, walang jowang lumulutang. Yung picture na ito, ito yung mayor ng Pangasinan na tinuturo nila, sinasabi ni Jinggoy, na jowa ni Alice. Pero hindi po ito sa Senate. Tignan nyo naman yung lanyard nila. Diba? Sa isang event po yan. Oh. Tapos may nakita rin akong FB post ng allegedly ha, sa mayor and then he's expressing his support for Mayor Alice Guo. Okay. Ay nako. Okay, again, yan po yung salarin. So hindi ho ito totoo. Putrag is baka may senador tayo na hindi ito ang napanood, hindi mapanood yung ating investigasyon.
na-discuss din ni Attorney Libayan po yan. Try nyo pong panoorin. Pure Chinese po si Alice. Ako naniniwala naman talagang pure Chinese eh. Pero dahil merong agam-agam, ang hinihingi ko nga po hindi ho ba sa nakakapanood sa atin. The only way to do that, para malaman talaga natin, ay kailangan ang DNA test. Karoon ho ng DNA testing para ho dyan kay Mayor Alice. Diba? Para malaman kung siya po ay Filipina o hindi. Kung Pilipina ba talaga siya o hindi. Kapag ka naging positibong siya po ay pure Chinese, that's the end of the story. Diba? Matik na po yan. Hindi na kailangan ikawaran to. Kailangan niya na talagang bumaba, mag-resign bilang mayor. And then, ang investigation naman po rito, mukhang nalilihis naman na sila sa tunay na purpose ng in aid of legislation, yung tungkol po doon sa Pogo. Di ba? Kaya sabi ko, ano nangyari? Bakit na lumalayo na sa Pogo? Parang ito nga naririnig ko, dumami lang si Bato de la Rosa na nag-i-investigate. Di ba? Parang ano, ganun yung nangyayari eh. Parang dumami lang, ulitin ko lang, parang dumami si Bato de la Rosa na nag-i-imbestiga naman ng IDEA Leaks. Di ba? Hindi nyo ba napansin yun? Nag-focus na sila dito kay Alice. Samantalang, marami, sabi ko nga, marami namang pwedeng mag-investigate dito. Diyan kay Alice sa kanyang pagkatao. At least ang i-focus nila ay yung Pogo. At na magkaroon ng legislation na kung saan ay mapirmahan ng ating presidente, i-ban totally ang Pogo sa Pilipinas at magkaroon ng mataas na pataw na parusa sa magpapasok nito rito at mag-ooperate nito. Gawing 40 years imprisonment since wala tayong death penalty at mukhang ayaw po ng ating Pangulo na mag-death penalty. No, na ayaw niyang i-unsuspend. Meron tayong batas tungkol sa death penalty. 2006, if I'm not mistaken, ito po ay sinuspindi lamang ni Gloria Arroyo. O siguro takot siya na baka mayroong big time na incheck na mahuli, baka mabitay, magagalit mga amo niya. Pero siya huwag nagsuspindi niyan. Diba? para lang segue sa yung warrant ng ICC. Tapos biglang gugulatin po si Digong. Gagawing probinsya ng China talaga ang Pilipinas, kawawang bansa natin. Ang hirap mong ipaglaban. Pero kailangan nating ipaglaban. Dahil kailangan po natin unang-unang makalaban, di ba? Ito yung problema natin, mga kapatid eh. Ang problema natin ng bansang Pilipinas, ang kalaban natin ay ang ating mga sarili. Totoo yan, ang ating mga sarili. Pagdating ng pagpili ng leader, wala tayong pakialam. Lagi nating tinitignan, ito bang kandidato na to, may dalang babaeng malalaking suso, may dalang mga macho dancer na kikembot-kembot, gigiling-giling, may dalang entertainment, may dalang supot ng ayuda na merong kasamang photo album ng pamilya niya na tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Yan ang problema ng Pilipinas. Diba? Sinasabi ko nga po, ang ating bansa ay nasa kasumpa-sumpang location. Kung tayo ay mananatiling mahirap na bansa, mahina at walang pagkakaisa, at kakayanan na pumili ng totoong magsisilbi sa atin. Ganyan po ang kalagayan ng ating bansa. Ang ating geographical location ay maituturing na parang isang sumpa. Pero pwede po ito nating ma-convert into positive kung tayo ay mare-reverse natin ang lahat ng yan. Matuto tayong pumili ng tamang leader, matuto tayo na magpatupad ng tama, maayos at may kahigpitan sa mga batas natin. At umunlad ang ating ekonomiya at palakasin natin ang ating kakayanan hindi lang sa depensa, bagkus sa opensa din. Nakayanin natin na itong mga nagtatangka sa atin mambuli, kaya ho natin silang paghiway-himayin, diba, sa ere pa lamang o dyan sa karagatan, katulad ng Israel. Diba? Ikaw ba naman ang araw-araw paliparan ng sangkatutak ng mga rockets? Oh. Diba? Pero kayang-kaya mo silang sa ere pa lang
pasabugin na, tapos mag-retaliate ka pa. So, yan pong kailangan natin. Tapos yung ekonomiya natin napakaganda. Sabi nga eh, ang Pilipinas ang bagong Israel o ang Israel dito sa malayong silangan. E di gawin rin po natin makapangyarihang bansa ang ating bansa. Di ba? Pumili tayo ng mga tamang leader. Tignan nyo nangyari sa atin sa West Philippine Sea. Kawawang-kawawa tayo dahil sa mahabang panahon yung mga leader nating ipinalit, kay Makoy, eto naman po ang nagpahina sa ating kakayanan. O ngayon, ano resulta? Hindi problemang malaki. Di ba? Okay? Iwan muna natin ito. Ito nga peking kapatid ni Alice. At least so, pagka-himay-himay natin ito, o itong vlogs na to, eh, i-share nyo po. Diba? Para maraming makaalam na lang ya. Peki lang po yung napapanood nila sa ibang vlogger. Kasi pinutahan natin yung original. At doon ay malinaw. This is just for fun.